muna ang ilang outdoor activities sa Aurora bilang pag-iingat dahil sa bagyong Betty. At para sa update mula sa bayan ng Baler, may unang balita live si Ian Cruz. Ian! Yes, Igan, magandang umaga. Sa 5 a.m. bulletin nga ng Pag-asa ay kasama na itong kinaroroonan natin na bayan ng Baler sa mga nakataas ang signal number 1 kaugnay nga ng bagyong Betty. Dahil dyan, Igan, ay nasa 5 bayan na nitong Aurora ang may signal number 1 sa 8 bayan nila dito sa Aurora. At ayon nga kay Hector De La Torre ng MDRRMO ng Baler, patuloy ang monitoring nila sa buong bayan. Makikita nga natin, Igan, na malalakas ang alon dito sa Sabang Beach. Kaya naman kahit walang suspension ng tourism activities, yung mga surf instructors na mismo ang hindi sumasabak sa surfing sa dagat para nga iwas peligro. Yung iba ay nakita natin na nag-skimboarding lamang sa gilid nga ng dalampasigan. Mula kagabi ay napansin na natin na umaabot na sa seawall itong malalaking hampas ng alon. Ilang araw nang nakagarahe ang mga bangka ng mangingisda dito para nga iwas din sila sa peligro. 5 munisipalidad, Igan, ang nagsuspend ng tourism activities, kasama na yung nabisita natin na bayan ng Kasiguran sa northeast dito sa Aurora. Ang mga dumating na turista roon hanggang tanaw na lang muna sa beach dahil nga sa malalakas na alon. Dito, Igan, sa Baler, nasa Sabang tayo, makikita natin sobrang lakas ng mga alon dito, mula pa yan kagabi at minsan may mga pag-ambon na nagaganap, pero inaasahan ng MDRRMO na sana daw ay hindi masyadong maka-apekto sa kanila ang bagyong Betty. Yan muna ang latest mula rito sa Baler. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.